Hi, ako nga pala si Adrian. Isang araw, habang naglalakad ako papunta sa school na pinapasukan ko, ay may nakita akong isang babaeng nanlilimos sa may tabi ng kalsada. At nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Sa itsura niya ay masasabi kong magkasing edad lang kami. So ang ginawa ko ay binigay ko na lang sa kanya yung pinabaon sa aking tanghalian ni mama. Masasabi kong maganda siya kahit pa puno ng dumi ang mukha niya. Nung makauwi na ako sa bahay ay kwento ko kay mama yung babaeng nakita ko sa tabi ng kalsada. Tumugon naman si mama at sabi niya, nakakaawa naman yung babaeng yun. Kung talagang maganda siya at nasa kalsada siya, ay siguradong hindi siya magtatagal. Nabigla naman ako sa sinabi ni mama at sinabi kong, ano? Bakit hindi? Ang sagot naman ni mama ay, hindi mo ba nababasa o naririnig ang mga balita? Dinadampot nila yung magaganda at batang palaboy-laboy sa kalsada at binibenta sa mga masasamang tao. Nagulat ako sa narinig ko at sinabi kong, ma, hindi natin pwedeng hayaang mangyari yun. Kailangan natin siyang iligtas. Sa pagkakasabi ko ng mga salitang iyon ay ang naitugon na lamang ni mama ay, well, anak, gawin mo kung anong sa tingin mo ang dapat mong gawin. So, kinabukasan, pumunta ako sa mismong kalsada kung saan ko nakita yung babae. Hinanap ko siya at makalipas ang ilang oras ay nakita ko siyang nakahiga sa semento at namimilipit sa sakit. Tinanong ko agad siya at sinabi kong, uy, okay ka lang ba? Sumagot naman siya at sinabing, yung tiyan ko, sobrang sakit. Agad ko namang sinabi na, huwag kang mag-alala, may mga gamot kami sa bahay at sigurado akong bibigyan ka ni mama kung gusto mo. Nung mga sandaling iyon ay masasabi kong wala pa talaga siyang tiwala sa akin. Gayunpaman ay hindi na rin siyang nakatanggi nung itinayo ko siya at dinala ko siya sa bahay namin. Pagkarating namin sa bahay ay binigyan agad siya ni mama ng gamot at pinagamit ng banyo para makaligo. Pagkatapos niya maligo ay binigyan siya ng damit ni mama. Pagkalabas niya ay parang ibang tao na ang nakikita ko. Mukha na siyang isang normal na babae at bukod pa doon ay napakaganda niya. Nung araw na yon ay nagkakwentuhan kami at nalaman kong Andrea pala ang pangalan niya. Napakagandang pangalan, bagay na bagay sa napakaganda niyang mukha. Tinanong ko na rin siya kung paanong naging palaboy-laboy siya sa kalsada. Sinabi niya sa akin na lumaki daw siya sa isang malayong baryo. Pero nung nagsimulang masiraan ng bait ang kanyang nanay ay pinalaya siya nito. Nakwento niya rin na hindi niya nasubukang makapag-aral dahil buong buhay niya ay tumutulong siya sa kanyang magulang sa pagtatrabaho sa bukid. Sobrang naawa ako sa kwento niya at pinagdaanan niya kaya sinabi kong kung gusto mo pwede kang tumira kasama namin dito sa bahay. Hindi kami ganun kayaman pero gagawin namin ang lahat para maalagaan ka. Sobrang natuwa siya sa inalok ko at kitang kita ko yung ngiti niya sa maganda niyang mukha. Pumayag naman si mama na patirahin siya kasama namin kaya sobrang laking pasasalamat ni Andrea sa kabutihang pinapakita namin sa kanya. Balak sanang pag-aralin ni mama si Andrea kaso malapit na rin kasi matapos yung school year kaya ang sabi ni mama sa susunod na lamang ng pasukan. Kada uwi ko galing sa school ay nakikipagkwentuhan ako kay Andrea. Masayang masaya ako kapag nakakausap ko siya at doon na rin nagsimula ang pagiging magkaibigan naming dalawa. Pagdating ng bakasyon ay sinama namin si Andrea ang magbakasyon sa probinsya namin at doon ay mas naging malapit kaming dalawa. Kumugugol kami ng maraming oras na magkasama at madalas ay gumagala kami sa may gubat. Ngunit isang beses habang nasa gubat kami ay sumakit ang paa ni Andrea at hirap na hirap siyang makalakad. Kaya ang ginawa ko
ay binuhat ko siya hanggang makauwi kami sa bahay. Habang buhat-buhat ko siya ay nasisiyahan ako sa bawat pagdampi ng balat niya sa balat ko. At sa tingin ko ay nagugustuhan niya rin naman yun dahil napapansin kong inilalapit niya ang kanyang ulo sa aking dibdib. Nang makarating kami sa bahay ay yinakap niya ako ng matagal. Tinitigan niya ako sa aking mga mata at sinabi niyang, "Maraming maraming salamat. Ikaw ang hero ko ngayong araw." Medyo namula ako nung marinig ko yung mga sinabi niya. Dahil sa totoo lang ay matagal na akong may nararamdaman para sa kanya. Ngunit ngayon ay alam ko na parang may gusto rin siya sa akin. So sa mga sumunod na araw ay namasyal ulit kami sa gubat at diretsahan ko na siyang tinanong. Sinabi ko sa kanya na, "Andrea, gusto mo ba ako?" Namula siya sa tanong ko at ang tanging na isagot niya lang ay, "Siguro." Wala akong ideya kung anong ibig niyang sabihin sa sagot niyang siguro. Kaya ang nasabi ko ay, "Ganun ba? Huwag kang magalala, okay lang naman kung hindi mo ko gusto." Pero pagkakasabi ko ng mga salitang iyon ay tumugon agad siya. Sabi niya, "Hindi ganun. Ang totoo kasi, gusto kita, Adrian." Hindi ko inaasahan ang malinaw na sagot mula sa kanyang bibig. Pero alam ko na kung ano ang susunod kong dapat gawin. Marahan ko siyang hinila palapit sa akin at dahan-dahan kong hinilikan siya sa labi. Yun ang first kiss ko at napakasarap pala sa pakiramdam. Ngunit sa tingin ko ay may iba pa siyang gustong gawin naming dalawa. Kinabahan ako nung sinusubukan niyang hilain pababa ang pantalon ko. Bigla akong napatigil at sinabi sa kanyang, "Wag, masyadong delikado. Sobrang bata pa natin para magka-baby." Pero ngumiti lang siya sa akin at sinabing, "Baliw ka talaga. Hindi naman yun yung gusto kong gawin." Nung mga sandaling iyon ay wala akong ideya kung ano ang ibig niyang sabihin. At pagkatapos ng isang huling halik ay bumalik na rin kami sa bahay. At simula nga nung araw na iyon ay naging masaya kaming magkasintahan. At ngayon ay kasal na. Kaibigan, kung nais mo ring magbahagi ng iyong kwento ay maaari ka lamang mag-message sa ating Facebook page o maaari ka rin mag-email sa email address na nakalagay sa description ng video na ito. At bago natin tapusin itong video na ito ay shoutout muna kila CJ James, Oliver San Pablo, Jens Place at Cyrene May Supilio. At syempre ay shoutout din sa inyong lahat na mga patuloy na sumusuporta dito sa channel natin. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong oras, kaibigan, at maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod pa nating mga kwentuhan. Paalam!